Mula sa isang secret room na matatagpuan sa taas ng kilalang monument, hanggang sa secret train station na nakatago sa ilalim ng isang sikat na hotel. Halika at ating alamin kung ano ang nakatago sa mga sikat na landmarks na ito. Kayo ay nanonood sa All Right Channel. Bago tayo magsimula, subscribe na para maging updated kayo sa susunod naming mga videos. Eiffel Tower. Sikat na landmark ang Eiffel Tower na matatagpuan sa Paris, France. Milyon-milyong mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadalaw dito kada taon. Subalit alam nyo ba na may secret room na matatagpuan sa loob nito? Ang Eiffel Tower ay itinayo ni Gustave Eiffel na isang French engineer noong 1889. Gumawa siya ng isang kwarto sa taas nito kung saan pwede siyang manatili noong siya ay nabubuhay pa, at siya lamang ang may access sa secret room na ito. Kamakailan ay binuksan nito para makita ng publiko pagkatapos ma-restore sa original na itsura nito. Sa loob nito ay makikita ang manikin ni Gustave at ng kanyang anak na babae, pati na rin ni Thomas Edison na madalas niyang bisita noon. Mount Rushmore. Isa ang Mount Rushmore sa pinakakilalang landmark sa United States. Nakaukit sa gilid ng bundok na ito ang imahe ng apat sa pinakasikat na presidente ng Amerika na sina George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, at Abraham Lincoln. Subalit, maaaring marami pa ang hindi nakakaalam na may secret room na matatagpuan sa likod ng ulo ni Abraham Lincoln, na kilala sa tawag na Hall of Records. Ang secret room na ito ay ginawa ni Gutzon Borglum, siya ang sculptor ng monument na ito. Ninais niyang maging vault ito, na maglalaman ng mahahalagang US documents tungkol sa American history, at pati na rin listahan ng mga US contributions sa larangan ng science at arts. Ngunit natigil ang paggawa nito noong 1941 dahil sa pagkamatay ni Borglum. At noong 1998 ay napagdesisyonan ng mga monument officials na ituloy ito, kung kaya't sa ngayon ay naglalaman ito ng ilang historical documents. Statue of Liberty. Milyong-milyong tao na ang nakapunta sa Statue of Liberty, at marami na rin ang nakapasok at nakaakyat hanggang sa korona nito, kung saan makikita mo ang napakagandang view ng New York City. Subalit hindi alam ng karamihan na posible pang umakyat ng mas mataas sa loob ng estrukturang ito. Hanggang noong June 30, 1916 lang, naging maaaring umakyat at pumasok ang mga tao sa isang kwarto na matatagpuan sa loob ng torch ng Statue of Liberty, kung kaya't maaaring hindi ito alam ng karamihan, sapagkat isinara ito sa publiko matapos ang naganap na pagsabog sa isang pier na nasa pagitan ng Jersey City at Black Tom Island. Umabot ang debris sa pagsabog na ito hanggang sa braso ng Statue of Liberty, kung kaya't hindi na naging ligtas ang magpunta sa kwarto na nasa torch nito. Pagkatapos nitong maayos, ay tanging mga empleyado na lang ng National Park na ito ang maaaring magpunta dito. Empire State Building. Ang Empire State Building ay isa sa sikat na tourist destination sa New York magmula pa noong 1931. Kinagigiliwan itong puntahan ng mga tao dahil sa observation deck nito na matatagpuan sa 86th floor at 102nd floor. Mula dito ay matatanaw mo ang kabuuan ng New York City. Ngunit, lingid sa kaalaman ng lahat, ay mayroon pang isang palapag ang building na ito. Ito ang 103rd floor, kung saan mas maganda ang view, dahil hindi tulad ng sa 86th at 102nd floor, ay mas mababa ang harang dito. Subalit ang secret floor na ito ay bukas lamang para sa mga VIP, tulad ng celebrities at dignitaries. Leonardo da Vinci Statue. Ang Leonardo da Vinci Statue ay matatagpuan sa Fiumicino Airport sa Rome, Italy. Ang 60 feet bronze statue na ito ay unang pinakita sa madla noong 1960. Subalit natagpuan lamang ang isang sikretong lagayan na nasa bandang gitna ng estatwang ito noong 2006 habang ito ay nire-renovate. Dalawang dokumento ang nakuha ng mga manggagawa mula sa sikretong lagayan na ito.
Ang una ay naglalaman ng detalyadong kasaysayan ng lugar na ito, na nakasulat sa salitang Latin. At ang pangalawa ay listahan ng pangalan ng mga dumalo sa pasinaya ng monumentong ito. Pinaniniwala ang si Asen Pikov ang gumawa ng sekretong lagayan na ito at nagtago ng mga dokumento dito. Siya ang Bulgarian artist na nagdesenyo sa Leonardo da Vinci statue. Trafalgar Square. Ang Trafalgar Square ay matatagpuan sa London, England. Kilala ang lugar na ito dahil sa dekalidad na architecture ng mga gusali at magagandang fountains. Sa lugar ding ito matatagpuan ang isang kakaibang secret room. Ito ang Britain's smallest police station na nasa southeast corner ng Trafalgar Square. Ginawa ang maliit na police station na ito noong 1926 upang magsilbing watch outpost, sapagkat noong mga panahong iyon ay madalas ang protesta, riot at demonstration sa lugar na ito. Subalit isang pulis o kaya naman dalawang preso lang ang maaaring magkasya dito. Sa ngayon ay hindi na ito ginagamit ng mga pulis at ginawa na lang imbaka ng mga gamit panglinis. Waldorf Astoria. Ang Waldorf Astoria ang isa sa pinaka-luxurious hotel sa New York. Kahit na maraming magagarang hotel ang naitayo, sa nakalipas na mga dekada ay sa hotel pa rin ito, madalas nagpupunta ang presidente ng Amerika. Marahil ay hindi alam ng karamihan na may secret train station sa ilalim ng hotel na ito. Unang ginamit ito ni Franklin D. Roosevelt upang sekretong makapaglakbay mula sa presidential suite ng hotel na ito, patungo sa Hyde Park kung saan siya lumaki. Ang train station na ito, na tinawag na Track 61, ay naging importanteng paraan ng transportasyon ng Pangulo, lalo na noong World War II. Hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito, at sinasabing aabot lang ng ilang minuto ang biyahe papuntang JFK Airport kung dito dadaan ang Pangulo. Lahat ng miyembro ng Secret Service ay sumumpa ng secrecy tungkol sa detalye ng lugar na ito. Alin sa mga ito ang nais mong puntahan? Leave your comments below. Shoutout sa lahat ng Alright Squad members. Basic. Latino. Salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa susunod naming mga videos.